Welcome po sa hototaygracefilipino.com. Ngayon po, ituturo ko sa inyong lutuin ay ang tinatawag na Hototay soup. Actually, na-adapt lang natin sa mga Chinese. Chinese po talaga to. Pero magpasa hanggang ngayon, kinagaya natin, kinakaya natin dahil napakasarap. So, mag-umpisa po tayo. Nag-umpisa ako sa whole chicken. Gagawa tayo ng stock. Pinakulong ko po siya. Nilagyan ko siya ng carrots, onion, bay leaves, tsaka pamintang buo, konting asin. Hayaan natin siya mag-boil hanggang mga 40 to 50 minutes. Pag malambot na po siya, kukunin na natin yung laman. Kagaya niyan, kinuha ko na yung breast niya at hinimay ko ng shredded. Tapos, yun ang gagamitin natin sa hototay at ang sabaw niya. So, ngayon po, pipresent ko na sa inyo yung pinrepare ko sa table. Nagprepare na ako ng mga ingredients at i-introduce ko na sa inyo. So, okay po. Nakita nyo na kanina yung unang future ko na chicken stocks. Tapos, ito po yung mga ibang kakailangan natin sa hototay. Ito po ang kailangan natin. Baboy. Sinap ko na siya ng maliliit. May konting taba siya para mas masarap pa rin sa sabaw. Magdadagdag siya ng lasa kaysa naman sa purong laman. Meron tayo rito yung pig's liver, nut cabbage, o tinatawag nilang peche bagyo, carrots, ito po yung hinimay ko na chicken breast na pinakuluan ko. Meron po tayo rito yung mushroom, meron tayo rito yung raw eggs. Napala sa mushroom, kung wala kayong mushroom, pwede po kayong gumamit ng broccoli, onion, salt, ground black pepper, garlic, at spring onion para sa garnishing. Kaya gagamitin po tayo ng mantika. Tara na po magluto. So, okay po. Sa akin pong pan or casserole na tinatawag. Naglagay na po ako ng mantika. Ang first step po natin, garlic. Gisay lang natin. Sabay ko na rin po yung sibuyas. Yan po. Ngayon, ilalagay na rin natin yung ating baboy. Dahan-dahan lang. So ngayon magigisa tayo, gigisayin na natin siya. Pagka nag-light brown na siya, yung kulay niya, nag-change na siya ng color, tsaka natin i-add yung ating liver. So haluin lang natin. Mga 7 minutes or 6 minutes na haluin lang natin, pero hindi natin susunugin. Kailangan mag-produce siya ng konting oil, tapos tatakpan na natin siya. So ayan po, ginisa ko siya ng mga 6 to 7 minutes. So makikita nyo na medyo toasted siya para mas masarap sa ating hototay soup. Ngayon, lalagyan na natin yung ating liver. It's liver. Again, haluin lang natin. At this point, maglalagay na po tayo ng tubig para lumambot yung baboy at yung atay. Konti lang po, lambutin na natin siya. Tapos mamaya, lalagyan na natin siya ng chicken stock. Tatakpan natin. So okay po, tignan na po natin. So ngayon po, ilalagyan na natin yung ating inimay na manok. Haluin lang po natin sandali. Tapos po, ilalagay na natin yung ating carrots. Yung ating mushroom. Again, haluin natin. Ngayon po maglalagay tayo ng konting
paminta. Konting asin. Dahil yung chicken stocks natin, nilagyan na natin siya ng salt. Kaya huwag masyadong maraming asin. Okay, haluin natin. At nakita nyo naman, hinuluto na yung shredded na chicken dahil kulo na siya, luto na siya. Ngayon po, lalagyan na natin yung ating chicken stock. Po, napakasarap po nito. So, haluin lang natin. Hayaan lang natin siya mag-reboil. Tapos, lastly, ilalagay na natin yung ating lap cabbage or pechay bagyo. Takpan po natin. So, okay po. Punta na tayo sa last stage ng ating pagluluto ng hototay. Tingnan na po natin. So, luto na rin po yung atay, kaya pwede na natin ilagay yung ating pechay bagyo. Natin siya. So, again, mga 3 to 4 minutes. Pag naluto na yung ating pechay bagyo, ready na po siyang serve at ipapresent ko na sa inyo sa table. Halagyan na natin siya ng itlog. So, ito na po yung ating hototay. Ngayon po, magkakarap na tayo ng raw egg. So, ang ano ko lang po sa inyo, advice ko, huwag nyo pong directly na ilalagay yung itlog. Kasi may tendency yung itlog nyo is spoiled or bugok. Tapos yung shell baka malaglag. So, nangyari, ilalagay natin siya sa isang maliit na bowl lang or kahit plates. Tapos, nakita nyo, okay yung egg, hindi siya sira. Kasi pag sinalin nyo tapos sira, lahat ng hototay nyo, sira din. Kaya tsaka nyo isali na ganyan. Tapos, sprinkle natin ng spring onion. Tapos, ready na po siyang serve. Ready na siyang kainin. Muli, maraming salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!